Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa ating pangatlong palagpag ng ating tahanang opisina. At nakikita nyo dito sa aking bandang kanan, nakaharap ako sa inyo, yung aming pinopropagate ng mga vertical gardens. Ano? Itong vertical gardens, nandyan ang mga talbos ng kamote, talbos ng kangkong, may gabi dyan. Marami pa, ibang pwedeng matalbos at nandyan din yung insulin plant, ha? Pwede nyo rin gawin ito kasi itong vertical garden ay nakakatulong maliban sa nagbibigay siya ng sariwang hangin ay syempre nagre-retain din ito ng tubig ulan, no? Nare-retain niya at hindi agad bumababa yung tubig ulan papunta sa lupa at nakakadagdag sa pagbaha. Ayan, doon ho sa bandang taas makikita nyo ayun. Ay meron din po doon at sisikapin natin na madagdagan pa yan. Medyo kulang pa yung halaman dyan sa bandang taas. Doon sa may bandang second floor nito, ilalim nito, ay meron na rin pong mga halaman doon, no? Pati doon sa ground floor, lalagyan natin, may plant box na doon. So, maski maliit lang yung space mo sa lugar mo, ay pwede mo lagyan ng vertical gardens para makatulong at makabawas sa pagbaha, no? Siyempre, pag wala ito, diretso na yung tubig, pupunta na sa downspout, pupunta na sa drains, at papunta na sa kalye, at papunta na sa mga sapa, estero, at nakakadagdag sa pagbaha. Kung lahat ng mga tahanan ay may ganito, may malamang mababawasan yung taas ng baha kung sakali man na maulit yung Typhoon Ulysses. Ayan po, at sana'y nakapagbahagi tayo ng pwedeng gawin, ha, sa ating mga tahanan. Kung wala kayong pwedeng magawang napalagpag na ganyan, bakal, ay pwede ka rin maglagay ng mga halaman na sinasabit sa inyong gilid-gilid sa loob ng inyong espasyo. Salamat po at magandang araw at mabuhay tayong lahat. God bless everyone.